Isang magandang umaga po sa inyo. Welcome to Daily Walking with Jesus to Eternity. One week po ulit tayong magkakasama na pagbubulay-bulayan ang salita ng Diyos. At halina po kayong magbasa sa unang Juan chapter 5 verse 1 to 5. Nais ko pong basahin sa inyo sa wikang Ingles at babasahin din po naman natin sa Tagalog upang lalo pa po tayong makita natin ang salita ng Diyos na nais niyang ituro sa atin. Ganito po ang nakasulat. Everyone who believes that Jesus is the Christ is born of God, and everyone who loves the Father loves his child as well. This is how we know that we love the children of God, by loving God and carrying out His commands. In fact, this is love for God, to keep His commands. And His commands are not burdensome. For everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Who is it that overcomes the world? Only the one who believes that Jesus is the Son of God. Inaaring mga anak ng Diyos ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas. At sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ang mga anak ng Diyos. Kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay iyong tumutupad ng kanyang mga utos. At hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos, sapagkat napagtagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus ang anak ng Diyos. Atin pong isa-isahin ang mga katotohanang nakasulat sa mga talatang ito. Ang una po ay, ang sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas, ang mga anak ng Diyos. Ipinanganak sa pamilya ng Diyos ang mga sumasampalatayang si Jesus ang Mesiyas. Ang umiibig sa Ama ay iniibig din ang mga anak ng Diyos. Ang nagmamahal sa mga anak ng Diyos ay yung umiibig sa Ama at sumusunod sa kanyang mga utos. Ang pagmamahal sa Diyos ay pagsunod sa kanyang utos at hindi mahirap sundin ang kanyang mga utos. Mapagtatagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutang ito sa pamamagitan ng pananampalataya. At ano ang pananampalatayang ito? Pananampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos. Yan po yung mga mini, yan po ang bawat katotohanan na pwede nating makita sa mga talatang ito. Nais ko pong bigyang diin yung sinasabing ito ang pag-ibig at ang pag-ibig sa Diyos ay ang pagsunod sa kanyang mga utos. Yung pong sabi nga, and this is how we know that we love the children of God. Yung po muna pala. And this is how we know that we love the children of God, by loving God and carrying out His command. Una po ay makita natin dito, paano mo mamahalin ang mga kapwa anak ng Diyos? Ang pagmamahal sa kapwa natin ay una, mahalin ang Panginoon at sundin ang kanyang mga utos. Yung pong pagmamahal natin sa Diyos, ang siya pong key for us to love others. Napag-usapan na po natin to in the previous days. Kasi po, mahalaga na ang pag-ibig muna ng Diyos ang mailagay sa ating puso. Dahil ang pag-ibig ng Diyos na ito, ito po ang magbibigay sa atin ng daan upang mahalin din ang ating kapwa. It's not the love that according to
human standard, but it's the love that is according to God. Loving unconditional. Ito po yung agape love. Yung agape love po ay hindi ayon sa maayos, ayon sa mabuting tao lang siya, kaya mamahalin mo, or mamahalin mo ang iyong kapatid dahil meron lang siya itinutulong o dahil mabuti ang pakita sa iyo. Kundi, paano kung dumating ang mga pagkakataon na ang kapatid na ito ay nakagawa na isang bagay na hindi nakasakit sa iyo, o kaya hindi siya naging kaibig-ibig, hindi siya click sa iyo. Ang gagamitin po natin ay ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos na tayo rin ay inibig niya kahit hindi tayo katanggap-tanggap. At hindi tayo inibig ng Diyos dahil sa tayo ay mabuti o mabait, kundi kahit nung makasalanan pa tayo ay inibig na tayo ng Panginoon. Ngayon po, ang sabi po dito ay ang isa pang pag-ibig, ang tunay, ang paano mo maiibig ang iyong mga kapatid ay kung sinusunod mo ang utos ng Panginoon. Dahil ang utos ng Diyos ay nagsasaad sa atin ng maraming paraan kung paano natin maipapakita ang ating pag-ibig sa kapwa. Napag-usapan na natin ito nung mga nagdaang araw. Sa utos ng Panginoon, diyan mo mababasa kung paano mo siya mamahalin. At kung sinusunod natin ang utos ng Diyos, magagawa nating mahalin ang ating kapwa. Sinasabihin natin, napakahirap naman sundin ang mga utos ng Panginoon. Napakarami siyang inuutos. At kapag ka nakatuon na lamang tayo dun sa utos, nahihirapan na tayo. Pero, ang sabi po dito, ang kautusan ng Diyos ay hindi pabigat. It's not burdensome. The commands of God is not burdensome. Hindi ito pabigat sa atin, bagkos ito pa nga ang nagbibigay sa atin ng katagumpayan. Paanong ang kautusan ng Diyos ay hindi magiging pabigat sa iyo? Una, dahil mahal mo ang Panginoon. Kapag mahal mo ang Diyos, hindi mo nakikita itong kautusan, kundi ang tingin mo dito ay pag-iingat, gabay, patnubay ng Panginoon. Ang kanyang kautusan ay hindi mabigat dahil ang pag-ibig ng Diyos ang nagtutulak sa iyo. Ang pagmamahal mo sa Kanya, ang ginagawa ng Diyos sa iyo, sa bawat buhay mo, at kung sino siya sa iyong buhay, ay nagagawa mong sundin ang kautusan ng Diyos. Hindi rin burdensome ang kautusan ng Panginoon, o hindi ito kabigatan sa atin, sapagkat pinagkaloob niya sa atin ang banal na Espiritu. Kapag ang banal na Espiritu ang natutunan nating sundin, siyang ang pinaghari natin sa ating puso, tayo ay nakikinig sa Kanya, hindi po pabigat ang kautusan ng Diyos. Bagkos, ito po ay masaya mo pang may sasagawa sa iyong buhay. Mapapansin mo na sa iyong buhay habang sinusunod mo ang banal na Espiritu, ay nasusunod mo rin ang naisin at layunin ng Panginoon sa iyong buhay. At mapagtatagumpayan natin ang lahat dito sa sanlibutan dahil nga po sa ating pag-ibig sa Panginoon. Dahil po sa pag-ibig na inilalagay niya sa ating puso. At ano po, paano po tayo magtatagumpay sa sanlibutang ito? Ang sino man na ipinanganak sa Diyos ay magtatagumpay sa sanlibutan ito. Ano po ang mapagtatagumpayan natin? Ano po ba yung nasa sanlibutan? The lust of the flesh, the lust of the eyes, at ang ano pa mang bagay na humahatak sa atin sa mga bagay sa sanlibutan ito. Lahat po ito ay mapagtatagumpayan mo kung tayo ay may pananampalataya sa Panginoon. Our faith help us to overcome this world. Yung pananampalataya. Kung ikaw man po ay nasa pagsubok, kung ikaw man ay nasa isang challenge ng buhay, merong struggle, merong pagsubok with your co-workers, pagsubok with your anak, pagsubok sa iyong pamilya, pagsubok sa iyong sariling nagaganap sa iyong buhay, may mga struggle personally ka. Alam niyo po ba, sinabi ng Panginoon, mapagtatagumpayan mo ang lahat na yan sa pamamagitan ng pananampalataya mo, kanino? Sa anak ng Diyos.
Dahil po ang Panginoong Hesus na pagtagumpayan na po niya ang lahat dito sa sanlibutan. At siya nga po'y nananahan sa atin. Pinagkaloob na po sa atin ng Diyos ang lahat ng kapangyarihan upang ating mapagtagumpayan ang sanlibutang ito. Ano po yung pinagkaloob niya? Ang presensya niya ay nasa iyo. Ang pag-ibig niya ay nasa iyo. Ang kanyang anak na si Jesus ay nasa iyo. Nananampalataya ka ba sa Diyos? Nananampalataya ka ba sa anak ng Diyos? Ikaw ba ay buong pusong nagtitiwala sa kanyang mga salita at mga pangako at higit sa lahat sa kanyang Espiritong Banal? We can overcome everything in this world because of our faith in God, the Father, the Son, and the Holy Spirit, and through His words. Kaya nga kapatid, ito po ang isinasabi sa atin ng Panginoon sa araw na ito. Ang isang buhay na mapagtagumpay. Tandaan po natin, ang tagumpay po ay hindi nasusukat sa dami ng pera. Ang tagumpay po ay hindi nasusukat sa antas ng iyong kalagayan sa lipunan. Ang tagumpay po ay nasusukat sa paglakad na kasama ang presensya ng Diyos sa iyong buhay. At ito po ang mensahe na nais nating pakinggan sa araw na ito. At sana nga po, mamuhay tayo ayon sa katotohanan na ito ng salita ng Diyos. Balik-balikan po ninyo ang mga mensaheng ito upang makita po natin at maalala natin ano nga ba, Panginoon, ang katagumpayan at paano ko nga ba makakalakad ng patuloy sa aking buhay na kasama ka. Pagpalain po kayo. Tayo ay manalangin. Aming Diyos at aming Ama, pinasasalamatan ka namin sa umagang ito. Pagpalain mo ang iyong mga salita sa aming buhay. Bigyan mo kami ng kalakasan sa araw na ito. At patuloy nga, Lord, sabi mo, mapagtatagumpayan namin ang sanlibutang ito. Mapagtatagumpayan namin ang anumang haharapin namin sa bawat araw. Dahil kasama namin, ikaw, aming Ama, ang Espiritu mong banal, ang iyong mga salita at higit sa lahat ang aming pananampalataya sa iyong anak na si Jesus. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Pagpalain po kayong lahat and God bless you. See you tomorrow!